murahin ka na nila. Mag-regret ka. Posible namang hindi ka matututo sa tagal ng panahon, di ba? Basically, yes. Masaya siya. Peeps. So for today's video, nagpunta ang pretty much natin si Jaysha sa iba't ibang call centers para makipagchikahan sa mga BPO people about your frequently asked questions tungkol sa buhay ng mga call center agents. Take it away, Maring Jaysha! Kamusta yung work environment? Masaya ba? Yun yung pinakagusto ko. Super masaya naman. Basically, yes. Masaya siya. Okay naman. Before okay. Pero ngayon medyo hindi na maganda. Yung management kasi maayos before. Pero ngayon kasi parang hindi na sila agent-centered. Ilang months or ilang years ka na? 6 months going to regularization. Mag 1 month pa lang po. New hire. 1 month lang din. Magpa-5 this year. 7 years ako umabot eh. 1 year. 8 months na. Going 7. 7 years na. 6. Magsa-7 na this August. Sana. Magsa-7 years na this August. Sana. Bakit may sana? Actually, rendering na rin ako. Paalis na rin ako sa company. Wow. So, paalis na pala siya. Kailan yung last day mo? Actually, ngayon. Oh, today. So, would you mind if you let us know kung anong reason bakit last day mo na ngayon? Siyempre, first, yung looking for better opportunity. Tapos, pangalawa, ayun nga, kasi since hindi na rin maganda, hanap na rin tayo ng mas friendly environment na company. So, anong account mo ngayon? Currently, we're handling telecommunication company. So, it's a Wi-Fi provider, internet provider. Disney. More on streaming account siya. Shipping company. Oh, UPS? Oh, alright. So, medyo madugudo, no? Kasi lahat irate eh, pagka hindi nakuha yung orders, tama? Tama, lalo na pag peak season. How is your working experience with TL and OM? Yung TL ko naman is very close ko naman siya, pati yung OM naman. Very accommodating naman sila lahat. Yung OM ko ngayon, siya din yung TL ko before. Oo, sa masungit sa trabaho, masungit talaga sa trabaho yun. And yun yung natutunan ko din sa kanya na nung naging TL ako, sa trabaho, trabaho talaga tayo. Seryoso kasi, we're paid for it, try to do it. Tapos, pero pag sa labas, talagang close na friends kasi. Iba na yun eh, personal na natin yun. Actually, mabait sila. And may time syempre na na-stress sila. Pero it's fine. Okay lang. Yes, kasi as a TL and as OM, talagang ganun. So, eto, pinaka-hot question. May crush ka ba? No, umalis na siya. Umalis na siya, so walang second crush? Wala siya lang. Actually, meron po. Meron. So, alam ba niya or dating na kayo? Hindi niya alam, pero I think na may idea siya. May idea siya. So, feeling mo ba kaya mong magtapat since nasa isang company kayo? Or hindi, stay lang kung ano yung gano'n. I mean, pinaplano. Alam mo yon kasi... Matry. Yes, kasi things na baka kasi mag-regret ka. Why not take the risk? Wala. Wala. Bakit wala? Happily married ako. Sila nag-a-crush sa akin. Joke lang. I like the confidence, ha? May girlfriend na ako, so... Wala. Pamilyado na. Oh, pamilyado ka na. Anong age mo na ba? 25. I have 2 kids na. So, talagang secured na po siya. Hindi na po siya pwedeng magkagusto. At wala na pong pwedeng magkagusto sa kanya. Happily married? Not yet, but this year. Oh, this year. Oh, congrats agad. Meron. Meron. So, anong klaseng crush to? Nagde-date na ba kayo? Or hindi pa niya alam? Dating na kami. Dating na kayo. Ilang months? Ilang days? Ilang weeks? 4 months. 4 months. 5 months na this May 1. Magkano yung unang salary mo? Mababa yung sahod mo before, mga 14. Yung basic namin, 14. Wow, 14K. At mababa pa po yun sa'yo. Basic, 20K? Before, yung starting is 20, around 20. Tapos ngayon, nag-increase sila to 25. Ilan ang sick leave or ang vacation leave nyo? Yung VL namin is, kada month kasi meron kami 1 point. In 1 year, meron daw kaming 10. Tapos, yung sick leave namin is 10. And then, so parang equal to 20, no? Wow, grabe. Wala, parang pwede kung ma-approve yung PTO mo, yung pinail mong leave. Pero mostly hindi sa akin na-approve. Mostly hindi na-approve. Bakit? Ilang weeks ba yung dapat na ipa-plot nyo para ma-approve? 2 weeks before, dapat nakapag-plot ka na. Kaya lang, ngayon, meron ako 96 hours na leave. Kaya lang, hindi siya na-approve. Hindi siya na-approve, ayun. So hopefully, next na mag-plot ka ng leave mo, ma-approve na. Kasi nag-anniversary kayo kahapon. So feeling ko, kailangan mo yung isang leave sana. Hindi ko natanda eh. Pero may 5 yata kami vacation and 5 sick leave. Oh. Tandaan ko pa ng bago. Okay, so... Beautiful life, beautiful life. 언제나 널 지켜줄게.
5. So, technically 10. Oo, right. For 1 year na yun. Ano yung mga nakikita mong challenges sa work mo or sa something na ginagawa mo everyday? Yung kumuha ng CSAT everyday. Ngayon kasi naka-isang account lang ako. Kaya mahirap matak ng CSAT. Challenges, I think, yung stress ng work. Siyempre, number one yun. Pero tapos yung traffic. Toughest call or chat na na-handle mo? Network issues. Saka mga previous promise. Yun. So, network issues and previous promise. Kasi feeling ko yung dalawang yun yung pinaka-naiinis ang customer pag hindi natutupad. Mga escalations na previously na prapramisan ng ibang reps na hindi ko kayang gawin. So, ang ginagawa namin i-escalate, then we'll review kung pwedeng ibigay. Kung pwedeng ibigay, I think, ba't hindi natin pagbibigyan? Napromise na eh. So, yeah. Usually, yung mga napromisan na ng ibang agents. Usually, yung mga tough na namin is more on escalation. Madalas yung mga yung mga matatanda na na customer. Kasi medyo hirap na sila umintindi kung paano namin i-handle yung mga chat. Ayun. Eh, paano mo naman nahahandle kung yung escalation yung pinaka-toughest for you? Winiweigh in lang namin yung value ng customer kung gano'n na siya katagal, kung marami na siya nabayad, gano'n. Kumbaga parang dapat win-win on both situation lang. May bidet ba sa CR? Meron, yun yung pinaka-perfect sa CR namin, may bidet. Ay, oo naman, sir, for me. Grabe, parang ramdam na ramdam mo yung bidet doon. Meron. Before, wala. Ngayon, meron na. Siguro, dinagdag lang nila yun after pandemic. Ano yung assessment na tinake mo nung nag-a-apply ka ba lang? Computer basic lang eh. Mga basic shortcuts sa computer ang pinagawa sa amin. Bukod doon, wala na eh. Yun lang talaga ginawa sa amin nung kapanahonan ko pa. May mga in-house na mga assessments or mga training siyang binibigay to boost the skills ng mga rep, ng mga TL, manager. May mga schedule siya na nakalaan para doon. Typing, interviews, psychological assessment. So marami rin kayo. Yung typing test talaga ang feeling. Ano ka ba, voice or non-voice account? Non-voice, pero I was transferred to voice, then back to chat. May multo ba sa office? Usually, sa lahat ng call center, nandyan si Junjun. Pero wala pa naman lang kami nakikita. Nandyan lang si Junjun sa tabi-tabi. Meron. Naka-experience ka na ba na merong multo? So, sleeping quarter. Natutulog kami, dalawa lang kami doon. Tapos, kakagaling lang from work from home. Parang kaka-onsite lang ng mga agent. Tapos, syempre, wala naman masyadong natutulog doon. Noong time na yun, dalawa lang kami. Tapos, natutulog kami. Biglang may parang nag-ehele. Grabe, so after pandemic yan? Oo. Sa taga, I mean, sa isang buwan, so far, wala naman kaming na-experience na may mga multor whatsoever. May mga ghosters in life. In real life. Madalas bang may pakain or papizza ang TL or OM mo? TL ko oo lagi. Nandilibre siya ng Starbucks tapos pizza every week. Feeling ko mamaya kasi may team building kami mamaya eh. So feeling ko may cluster pizza mamaya. Grabe, parang na-pressure na siguro yung OM nyo. Ano ang diskarte mo para tumaas ang CSAT mo or ang performance? Well, actually, para magkano ka ng CSAT, so of course, one thing that you have to consider is making your customer happy and satisfied. Siyempre, first is yung experience talaga ni customer. Yun naman yung pinakauna. Kailan we always make sure na ang customer is happy pag napasok sa atin. And then, pag umalis na sila, when we end the chat or call, kailan happy pa rin sila. Kasi sa amin, ang best practice dyan is customer experience nga and utilizing yung mga resources na kailangan natin. So, ang ginagawa ko, tinitignan ko muna. Kinukuha ko muna yung loob ng customer. Then, find resolution afterwards. Masungit ba si Kuya Guard? Oo, minsan may pagka-attitude si Kuya Guard, pero minsan hindi naman. Parang ganun na talaga yung mga guard. May panahon na attitude sila, may panahon din hindi. Si Kuya Guard, medyo masungit yan. Kapag, lalo na kapag hindi nakasuot yung ID mo. If you have more questions na curious pa rin kayo at gusto nyong malaman about Buhay Call Center, just comment it down below para masagot natin yan on our next video. Also, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. See you all!